What made you decide to accept this project? It's medyo controversial siya sa aspect na yun about the faith. Nung pinadala sa akin yung script, ang una kong naisip, parang it's so interesting because it's something that I have never done before. Kasi nakagawa ako ng ibang mga horror, pero iba yung ikaw yung actually na magpo-portray ng babaeng na possess. Oo. And I think siguro yung challenge din na pre-present yung script. And at the same time, for me naman, parang hindi ko naman siya nakita na may conflict dun sa faith na pinapractice ko. It's actually a good platform for me to really show, you know, God's love, na in the time of darkness, His light shines the brightest. Actually, nag-start to, nung pinitch namin to for sa ABS, sa ABS-7 Films, is nung ginawa namin yung research, kasi napansin namin, ang daming headlines international na ang taas ng number of demonic possession, especially in Europe. Parang there was this headline na parang nakalagay 500,000, 800,000 on rising. And then, may isang headline na nung nakita namin na nirelease ng New York Times na for the first time after how many hundreds of years, binuksan ulit ng Vatican Exorcism College. Yung Exorcism College na which is, is magturo kung paano dapat gawin ng isang parin nag-exercise. And I think that was 2 weeks ago, inopen na nila to non-Catholics. So even other religions, if you want to study the kung paano namin ginagawa, open na rin sila. Kasi ang sabi nga ng Vatican, parang ang taas ng numbers, kulang sila sa priest. Tapos noon, after noon, I did a story, a documentary, before a news magazine show for a network, for GMA. Which is yung backstory ng Clarita. So I did that. I used to work with GMA kasi for more than a decade. So nung binigay sa akin yung story, doon ako nagka-interest. Kasi nung inaral namin yung story niya, first time na recorded siya. Tapos noon, ang daming mong questions na gusto mong masagot. Tapos noon, syempre, noong time na nire-research namin, natuklasan na namin na parang lumabas pala siya sa headlines, hindi lang dito sa Pilipinas, kundi sa ibang bansa, na hanggang US, hanggang Europe, even London, may headline siya, na binabantayan nila yung story. So, ganun siya kalaki. So, parang for me, something na, di ba, na ganun kaliit na story na lumaki na buong mundo, na nakatutok na doon sa story, I think it was something na i-develop. So, I talked to my writer sa Senon. And doon nagsimula na parang, sige, what we can do about this, kung paano natin pwedeng gawin. We gather all the research materials and then we have consultations also to the mga pare na kumbaga nag-exercise talaga and the process na pinagdadaanan nila. We have some problems along the way because one thing is, this is 1950s, we have no idea kung anong ginagawa ng mga pare ng 1950s. Doon lang namin nalaman na nakatalikod pa ang pare sa mass, bagay that we have to follow that period na nga siya. And nag-interesting siya on our part na nabuo namin yung story because of that. Well, ako po nahihirapan rin po talaga kasi buong buhay ko po hindi po ako nanood ng horror movie. So, I really have no... Actually, even yung reaction I had a hard time with the intensity of the emotion kasi ang rule ko po kasi is, if may ma-feel man akong ghost, hindi ko siya imamind. Kasi if I mind it, pag-feeling ko, mas lalo siya magpapalangka. Kaya hindi ko po talaga alam how I'm supposed to react pag takot. Kaya I spoke to Derek and then he really guided me po talaga. I really wouldn't have been able to do any scene without him and his guidance. And ginawa ko po yung mga homework ko na pinagawa ni Derek para nga I'll understand my character more. And so I can deliver in what's asked of me for this role. So, itong si Emilia, napaka... ang dami niya gustong malaman. So, it's such a nice role, and I'm so, so grateful that I had the opportunity to play Emilia's role. And I can't wait to see it, kasi hindi pa po namin rin nakikita yung buong film. So, we're so excited. Ang hirap pala mag-play ng priest. Sobrang... may mga specific movements, may mga specific gestures ang pare, lalo na pag nasa simbahan o nagmimisa.
But at the same time, doing a character from Pris, it's really hard for me to play or to portray at first. But when I asked Direk, sabi ko, I told Direk, Direk, what if kung gagawin ko siya na ganito, ganyan? Because Direk is open for suggestions naman. And if it's legit naman and it's real and can be shown in reality, why not? Sasabihin ni Direk ganun-ganun. At ang grabe, parang very stiff din sa mga, may mga times na stiff na pare, kailangan proper ka, kailangan pati yung pagsasalita mo proper din. Yeah, I enjoyed working, first time I worked with Jody, and she's such a fun person to work with, no? Napaka-gaan kasama. Si Derek, hindi kasama ko na before. Si Jody, sarap kasama kahit pagpasok niya, nakaganda. Oh, actually, nagugulat pala. At saka, Kuya Roms, very professional po lahat. Lahat ng mga katrabaho, lahat po na nakaupo dito, saludo ako sa kanila dahil lahat sila professional magtrabaho. So enjoy lang talaga. And siguro kung meron mang preparation na ginawa, it's just that I had to check a little bit kung ano ba yung mga lalaki nung panahon na yun, nung 50s na. So I had to play the character the way I wanted to play it. Also, I asked the director, pinayagan niya ako. And hindi ko binasa yung script. I have to admit that part. Nung sinabi lang sa akin na, we were doing Clarita, it's a horror film, it's the first recorded diabolical possession in the Philippines during the 1950s. Sabi ko, game, tara. Saya to, di ba? Tapos yun, like Jody would do, I think, wrapping yourself up in prayer before going to work is very essential. Ako naman, I ride kasi going to work anywhere. So, yung pagmamoto, yun na yung prayer time ko. So, pagdating ko sa set, medyo mahaba-haba na yung dasal ko. Diba? One thing I like is that during work, kahit na alam namin technically everything that's going on, nararamdaman namin yung takot, in a sense. No? Titingnan namin yung set, titingnan namin yung nangyayari sa eksena, at naisip namin, anak ng tipa ko, nakakatakot pala to. Ganon. And so that's very good. Kasi kung kami na gumagawa ng quote-unquote magic sa likod, sa harap ng camera, hopefully, yung mga taong manonood, mararamdaman nila yun mas mataas pa kesa doon. Kasi hindi sila parte ng paggawa. Diba? Manonood lang sila. And so, I really enjoy doing this project. Thank you, Direk, Derek. And thank you to everyone who made the experience so wonderful. For me, yung pinakamalaking edge ng Clarita is that more than anything else, this really happened. And kahit din sa mga dinagdag namin ng mga parts na hindi na siya nangyari talaga kay Clarita Villanueva, actually happens. Kasi kinuha namin siya for actual transcripts natin and records ng mga pare na nag-exercise. So yung buong material niya, kumbaga lahat yun, nangyari siya lahat. It's just na hindi lang kay Clarita, may mga iba pang tao. And then, at the same time, sabi ko nga kay Judy nung minsan, parang may always dream na kapag kung gagawa man ako ng horror movie, at the end of the film, it should be positive and something na merong matututunan yung audience pag uwi. And yun talaga yung naging goal namin na kung paano namin sinulat yung Clarita, na nung sinulat namin script at nung ginawa namin yung pelikula, na hindi lang siya na yung tipong, sige, tatakutin namin kayo, and then paglabas yun ng isenahan, wala namang kayong bit-bit. Thank you.